Ang galing ng pagkakapackage guys, kasi pati yung binalutan nilang plastic para hindi siya gumugulong-gulong. So last time yung nakuha namin, hindi ganito. So wala siyang plastic. So ang hirap niyang i-dalhin kasi gumugulong-gulong siya. Lalo na dun sa sasakyan siguro yun. Pero yan. Galing lang na idea na ito. Para hindi siya namumove habang tinatransport. At siyempre, napoprotektahan din yung ano, gulong niya habang tinatransport. Yan! Sana lang. Yun. What? So yun guys, ito yung brand niyo. Ergo. So, tawag dito guys is ergonomic chair kasi tagusan. Mesh yung ano niya guys, mesh yung sandalan niya. Tapos may headrest siya. Headrest tawag dito. Kaso nakafix siya, hindi siya namumove, hindi siya nagagalaw. Tapos yung, ang ginagawa po siya. Yan yung gawain niya guys sa mga sa upuan namin. Kumaganyan siya, kaya pag nagtatrabaho, sobrang hirap. Hindi ka na makalabas. Okay, sige. Ka lang. Come on. Come here. Go, go, go. Go, move. Go, go. 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 Go, move, soldier. Go. Move. What can you say? What can you say? Awesome. E-O. Siya na dumihan na agad oh. So, ito guys, isa lang yung parang control niya, pero I think ano to, dalawaan yung purpose nito. Ito pag lean, pag hinila mong ganun, nalilin siya. Tapos itong ganito, pag tinaas mo siya, nabababa, taas mo siya. Ito yung purpose nito guys, parang adjust lang yata to ng pag lean. So check natin mamaya. Tapos, puro plastic guys, wala siyang bakal, which is good, safe sa bata. Kasi yung danger nung bakal kasi guys dito, kasi may tendency, matalim yung dito niya guys, nasubukan namin yung sa office, lagi kaming nabubunggo, pag nakapaa ka, lalo naman dito sa bahay, hindi ka naman nakasapatos, so delikado yun sa bata, at kahit sa matatanda, pag nabunggo yung paa mo, masugatan ka talaga, masasaktan yung paa mo. Tapos, solid naman yung plastic niya guys. Mas durable nga itong ganito eh. Kasi yung mga bakal kasi minsan, bakal siya, and yet nakakabit siya sa plastic. Pag naputol yung plastic, wala na. Sira na. Unlike ito, so purpose talaga nila dito is matibay yung plastic. I think yung connection na ito sa gulong at saka itong parang holder niya, bakal din to, may bakal din to sa ilalim. So, yun. Ito yung pang pataas, taas, baba, tapos ito, pag hinila mo siyang gano'n, nalilin mo, tapos I think gano'n, pag binalik mo siya, malalock. So, check natin. Tapos yung armrest niya guys, naka-steady lang, naka-fix lang din, tapos purong plastic yung armrest. Wala siyang foam, unlike dun sa nabili namin sa Offix, may foam yung armrest niya. Okay lang din naman, kasi hindi naman natin kailangan talagang malambot yung dito. Basta't may napapahingahan lang.
Tapos yung sa form ng ano niya, yung form ng likod niya, maganda to kasi masusuportahan talaga yung lower back mo kasi nakaganon siya. Parang naka support sa lower back, hindi siya straight. Usually yung mga ergonomic chair, ganito naman yung setup. Tapos dito yung ano niya, dumihan na agad oh. Yung foam niya sa upuan, malambot, and I think plastic din yung ilalim. Wala siyang yung curve gaya nung sa isang chair namin. Flat lang siya. Di ko alam kung ano to. Maganda tong ganito. Kasi komportable ako doon sa isang upuan namin kasi meron siyang parang malalim dito na part. So hindi nahuhulog yung pet ko. So check natin to kung mahuhulog yung pet. Ito naman yung sa likod niya, guys. Purong plastic lang din. So napakaganda kasi ito yung mesh na to naka-curve. Tapos meron pa siya dito. Ito talaga yung pang-support sa lower back, I think, para hindi ma-stress yung lower back natin. Tapos wala na siyang ano dito. Wala siyang maraming mechanism. Dito lang talaga yung may mga mechanism. So, nandito na yung adjust ng pag-lean. So, let's try. Let's try it.